morning po. Adjust natin po. Magsimula po tayo sa ilang sandali. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Happy New Week, Happy Monday po. Ngayon po ay panahon para sa ating mga Monday morning updates. Nakita po natin, mamaya meron tayong weather update sa ating in-house meteorologist. Meteorologist, hindi pala sabihin nun. Tama ba? Meteorologist ka? Okay. Dito ang ating meteorologist na magbibigay sa atin ng weather update. Pero bago po yun, paalam ko lang po sa lahat na meron po kasing siguro pwede tanggalin ko muna yung face shield ko habang nagre-report lang naman. Tawag dito, meron po tayong Department of Education order na series of 2012. Number 43 po yata yun. Kung hindi ako nagkakamali, check natin para sigurado. Na meron automatic suspension of classes kapag merong signal na ni-raise ang PAGASA. So pag signal number 1 preschool, kinder, automatic po no classes, suspended ang classes. Kapag signal number 2 naman ho, hanggang senior high school yan, automatic po yan, hindi na kailangan ng announcement. Kanina, nagising po ako ng madaling araw para tingnan ng sitwasyon. At ayun ho. Ngayon po kasi, 'di ba, online blended learning tayo. Wala yung component or element ng physical harm. Kasi hindi kayo mababasa, wala kayong madadaan ng baha dahil nga po sa bahay tayo nag-aaral. Ngayon, ang concern ng iba, yung internet connection, valid naman po ito. Pero hanggat maaari, hindi pa rin ako magde-declare ng suspension ng classes. Hihingin na lang po natin sa ating mga guro, pati sa ating mga paaralan, na maging lenient sa attendance. Kasi diba, kahit pa ang publikong paaralan, nag-check pa rin yan ng attendance. Pero very minimal lang naman po yung internet connection na kailangan. In fact, yung mga nagko-comment kanina o yung iba nagtitweet, yung iba nagme-message kahit sa PIO, dapat daw walang pasok kasi mahina ang internet connection. Ang tanong ko po sa kanila, paano sila nakapag-comment? Paano sila nakapag-send ng message? Di ba kailangan ng internet connection para doon? So medyo nagtataka lang ako. No? Medyo natatawa lang ako. Pero kasi ang totoo naman, ako umikot ako kanina bago pumunta dito. Sinitingnan ko yung signal. Dumaan ako ng Kapasigan, San Nicolas hanggang San Miguel. Tinitingnan ko po yung internet connection doon paggagamit ka ng FB data. At yun lang naman yung kailangan ng mga pampublikong paaralan, ng mga mag-aaral natin sa public school. Yun lang naman yung kailangan, talaga minimal internet connection. Sana gustuhin talaga natin na mag-aral. Ano, huwag na tayong maghanap ng mga excuse. But again, automatic po ang suspension. Ngayon, dahil may signal number 2 pa ngayon, Al. Yes, dahil signal number 2 pa rin ngayon, automatically suspended ang pasok hanggang senior high school. Pero hinihikayat ko po ang mga mag-aaral natin
kahit na officially suspended ang ating pasok, mag-aral pa rin tayo. Gamitin pa rin natin yung mga modules natin, yung mga nakakuha na ng tablet, gamitin natin yung mga tablet, panoorin natin yung mga lecture, sagutan natin yung mga worksheet, gawin natin ang ating mga assignment, kahit na officially suspended ang pasok. Kung ako lang, hindi na ako mag-suspend, ano, pero meron tayong official Department of Education order, series of 2012 pa po yun, pwede nyo yun i-Google para makita po or mabasa. So automatic po yung suspension hanggang senior high school ngayon na may signal number 2. Pero ulitin ko po, mag-aral pa rin tayo. Huwag natin sayangin yung araw. Kasi isipin ninyo, yung mga estudyante dyan, isipin nyo na nang mabuti. Isipin nyo nang mabuti. Yung mga deadline ninyo, yung dulo ng school year, yung end of the school year, hindi po magmo-move yan. So kung meron kayong ganito karaming trabaho o ganito karaming assignment o lesson o module na kailangan gawin, hindi magbabago yan. Ganito talaga karami yan hanggang matapos ang semestre. Ngayon, kung mas maiksi yung time, edi kayo rin na mahihirapan sa dulo ng school year. Pag-isipan lang, ha? Pag-isipan lang ng mabuti. Kaya sana wag na tayong humingi ng class suspension, bagamat automatic nga kapag signal number 2. Sana malinaw ho. Tsaka yung mga nagsasabi na for internet connection pero nagre-reklamo via Facebook, parang medyo malabo po yata yun. Okay? So medyo nakakatawa lang. Ano? So, but again, yung mga talagang walang internet connection o ano, kahit na walang suspension sa susunod na mga araw, sabihin natin, medyo mahina ang internet. Hinihingi natin sa mga teachers, we strongly urge the teachers to be flexible. Dahil hindi po ideal circumstances ito, pati sa mga principal natin, sana sabihan natin yung mga teacher natin. Sa mga pampribado naman, mga private schools, hinihingi ko na gumawa kayo ng sarili ninyong polisiya. Dahil kayo mas nakakaalam sa sitwasyon ng mga mag-aaral ninyo, ano? Kasi sa public, halimbawa po, ano, sabihin natin nagpayong LM, lahat ng mga mag-aaral diyan dun lang sa area na yon. Maaring hindi lahat sa barangay na yon mismo, hindi lahat taga Pinagbuhatan, pero malapit lang dun. So yung sitwasyon halos pare-pareho yan. Pero sa private school kasi iba-iba yan. Halimbawa sa St. Paul, hindi naman lahat ng taga St. Paul ay sa Pasig nakatira. So iba-iba ang sitwasyon nila. Kayo ang mas makakaalam. So kung maaari, kayo na rin ang magsabi kung extended yung mga deadline nila, dahil wala naman physical classes. Pero para magbigay po ng weather update sa atin, no, so related topic po, nandito po ang ating Pasig weatherman. Meron tayong meteorologist na magbibigay sa atin ng weather update. Sir Al, pasok. So ngayong 8 AM po, nakalagpas na po si Mint na sa atin. Naglangkong po. Oo, habang nag-report ka, hindi marinig. Naglangkong po si Mint na sa atin kahapon, around 6:10 PM sa Albay. Tapos in 12 hours, dire-diretso lang po siyang tumagos sa Pilipinas kasi constantly na around 25 kilometers per hour yung movement speed niya westward. So ngayon po, 8 AM, nakalagpas na po siya, around 30-35 kilometers west po siya ng Occidental Mindoro. Which means nakalagpas na po siya sa time na pinakamalapit po siya sa Pasig. Nangyari po yun kaninang mga 5 AM sa Occidental Mindoro rin po. Ngayon, since nakalagpas na po siya, unti-unti na po yung ina yung ulan sa hangin. Pero naka-signal number 2 pa rin po tayo. So asahan niyo pa rin po na buong araw ngayon, may konting ulan hangin, tapos magiging cloudy pa rin po buong araw. Unti-unti po yung mawawala, hanggang umalis na po ng PAR na tuluyan si Quintas around Tuesday na noon. Yun na po. Okay. Maraming salamat, Sir Al. Meron ka bang mensahe sa mga mag-aaral ngayong officially suspended dahil sa automatic suspension ng DepEd? Kasi sa bahay naman kayo lahat, may as well, gamitin yung resources niyo para mag-aaral. Mag-aaral pa rin. Ayun. Narinig niyo si Sir Al.
na kahit na nasa bahay tayo at officially suspended ang klase, pwede pa rin naman po na mag-aral tayo. Okay, so gamitin niyo lalo na kung may actually sa mga public schools kung officially suspended, hindi niyo nga kailangan ng live internet connection. Gamitin niyo lang po yung mga modules na meron na kayo. Lalong-lalo na po yung mga nakakuha na ng tablet. Yung mga hindi pa nakakuha ng tablet, makipag-ugnayan tayo sa ating mga paaralan kung kailan niyo pwedeng makuha ito. Pero marami ho, nakikita ko yung mga pictures, nagpapadala po sa akin, nakakuha na po sila ng mga learning devices. Yung iba naman ho, parating na or na-turn over na sa school, hindi pa lang na-distribute sa mga mag-aaral ano, through their parents. Yung mga ano, PLP pala, di ba, lahat ng PLP students ay nabilhan natin ng tablets. Hindi ko pa sila nakamusta kung kamusta po yung distribution ng tablets. Ngayon, meron po mga IT students ang PLP, hindi po sila nasama dun sa bibigyan ng laptop. Ngayon po, tablet po, mabibigyan sila, pero siguro early next year, pwede natin isabay yung order ng laptop nila dun sa mga teachers na hindi rin, wala bun dun sa initial list ng DepEd. So, yung mga PLP students natin, sana magamit nyo po yung tablet na ibibigay po natin sa inyo. Yung mga nangailangan po ng laptop, dahil wala po yun sa list no, na na-request sa amin. Pero subukan natin by next semester. Okay, so tingnan po. Hindi muna ako maangako, pero tingin ko kaya naman po yun. Ito for PLP na IT students natin or may mga IT subjects. Speaking of students, kahapon, no, isang araw, nagkaroon po tayo ng General Assembly ng ating Pasig City Scholarship Program. So kasama ko po yung second batch ng mga city scholars natin. At nahulog yung mask ko. Na kasama ko po yung second batch ng city scholars natin at very exciting po. Ano, una, tinaasan natin sa 18,000 scholar, 18,000 scholars yung bilang ng mga scholars natin. At may mga bago tayong ginagawa ngayon, yung iba naman na in-expand natin. Halimbawa, yung sports scholars natin, medyo dinagdagan natin yung bilang. May bago pala tayo. No, yung mga nandun po, nag-attend nung second Arts and Design Festival ng Rizal High School nung Pebrero. Nung panahon na yun, di pa natin alam na magiging ganito yung sitwasyon with COVID-19 at yung pandemya, no? Pero nandun po ako nung Pebrero, kasama ko po sina ano yung mga sina Kong Roman at napag-usapan namin doon. Actually si Kong Roman, binulungan ako bago ako umakyat ng stage para magsalita. Sabi niya sa akin, "Vico, baka good idea yung mga artist ng Pasig na bata, yung mga high school students natin na artist. Baka maganda bigyan din natin sila ng scholarship o may slots din tayo for scholarship para sa kanila." Kasi ay ko good idea 'yun, ano, kasi nung panahon na 'yon, wala pa tayong scholarship program para sa arts. Yung mga talent, yung mga may talento sa larangan ng sining. So, in-announce ko kagad, sabi ko gagawa tayo ng Arts and Design Scholarship Program. Ipapilot test natin sa Rizal High School. Fast forward 8 months later, meron na po tayong pilot scholarship for arts and design. 50 scholars lang muna para sa Rizal High School Arts and Design track na mga mag-aaral ng high school. So kung maayos po ito, nakita natin talagang epektibo para sa mga may talento sa larangan ng sining, i-expand pa po natin yan sa susunod na taon. Ganun din po sa ating mga sports scholars, dahil hindi lang naman po iisa yung klase o tipo ng talino ng mga kabataan. Di ba meron tayong tinatawag na multiple intelligences, iba't ibang skills, talents ang meron ang bawat kabataan. So kailangan ang lokal na pamahalaan tumutulong para i-develop yun, ano? Develop yung mga
talents ng ating mga kabataan. Okay, so yung mga iba naman ho, yung mga scholars natin, lalo na yung for renewal, medyo maluwag tayo ngayon, ano? So halos lahat po talaga yan marirenew at marami rin tayong bago. Yung sa private, alam niyo na po yun, sa school na po kayo makipag-ugnayan. Yung iba ho, hindi pa nakakatanggap ng text message. Okay lang po yun, hindi pa po talaga. Huwag kayong magpanik dahil hindi pa naman po talaga lahat ay nakakatanggap ng text message na confirmation or invitation dun sa General Assembly ninyo. Magkakaroon din tayo ng General Assembly, huwag kayong mag-alala. Yung mga kasama naman sa General Assembly, 99.9999% kasama na po kayo sa scholarship program natin. Ang dahilan na lang kung ba't hindi kayo masasama sa scholarship ay kung nagsinungaling kayo sa form o meron kayong misrepresentation. Na tingin ko wala naman ganun. Pero syempre, re-review pa rin yan ng Pasig City Scholarship Office team. Okay? And then yung cashless, okay, naka-process na po yan sa land bank. Ganun din po yung sa persons with disabilities cards natin, yung senior cards natin. Medyo marami ho yan, ano? Total ho yan, halos 100,000 cards yan. Diba, ano tayo, gusto natin, yung ID na yon, may kita nyo sa picture, no, na pinost ko yan nung nakaraan, nung isang araw din. Ito ho, gusto natin kasi, una, cashless, ano? So, lalo na, panahon ng COVID, bawas sa transmission, no? Sa dun sa pera, baka nandun yung virus. Pero pangalawa, ito, thinking long term. Meron na rin po ito, number one, may EMV chip ito. Pwede siya gamitin sa ATM machine. Pangalawa, meron itong QR code. At itong QR code na to, magagamit natin dun sa Pasig Pass na contact tracing solution ng lungsod ng Pasig. So, hassle free. Okay, may ID, naiwan ko yung ID ko sa office ko. No? Pero, yung cash card na yon pwede nyo gamitin, okay, may QR code na yon. Kaya siguro medyo natagalan ng konti or na-delay, you know, from the initial timeline dahil pinilit natin na ihabol yung QR code. Ngayon, yung QR code na yan, contact tracing lang ba yung gamit nito? Hindi. Magagamit din natin to eventually pag mas marami ng cashless na establishmento sa Pasig. Yun lang po. Babarilin lang ng merchant or ng vendor yung ID mo, yung QR code dun sa cash card mo, yun na po, dun na, hindi ka na maglalabas ng cash. Okay, so yan yung mga innovations natin sa Pasig City tungo sa One Pasig ID. Yun po, City ID system natin. Gaya yung iba, yung Makati, meron yan City ID, yung Makati send nila. So nakita natin, magandang model ito, tinitingnan natin paano natin ma-replicate, at ito, nagsisimula na tayo. Susunod po, yung 2021 budget natin. Maraming salamat sa Sanggunian. Congratulations sa Sanggunian Panlungsod sa pamumuno ni Vice Mayor Iyo na ipasa na po ang 2021 budget natin. Meron po akong maiksing PowerPoint presentation na ipapakita sa inyo dahil gusto ko po alam ninyo ang sitwasyon natin pagdating sa pondo ng Pasig. Ano, so, this was a very, very difficult process. A very tedious process. Talagang nag-ano tayo, ano na... Ano nangyayari? So, itong budget natin, talagang pinaghirapan natin yung pagbubuo nito. Very challenging dahil nakita po natin na ngayong panahon ng pandemya, talagang natamaan yung ekonomiya natin. Bumaba ang mga revenue natin. May panahon nga po, parang 20 or 30% lang dun sa monthly targets yung nami-meet natin. Ito po yung panahon ng ECQ. Parang baka mas mababa pa, ano? So, ibig sabihin, talagang bumaba yung revenue, short on cash tayo para sa susunod na taon. Ngayon, ang ginawa natin para hindi po bumaba ang budget, kasi this year nasa 12 billion. Next year, ang totoo niyan, mga 10 billion lang yan. Pero ang ginawa natin, dun sa mga na-savings natin for year 2020, imbis na mag-supplemental budget tayo ngayong katapusan ng 2020, sinama na lang natin siya sa 2021 budget bilang beginning balance. Bakit ho? Marami hong technical na dahilan, ano? O technical na rason kung bakit namin ito ginawa. Bakit ito yung ginawa namin kasama sa panukala sa Sanggunian Panlungsod.
Pero siguro ang pinaka basic na reason ay para continuous tayo sa mga programa natin. Ang hirap po niyan, kung nagplano tayo ng 2020 is 12 billion, tapos biglang bababa yan to 10 billion sa next year. Ibig sabihin, maraming makakat na programa. Eh, ayaw natin mangyari yun. Gusto natin manatiling sa 18,000 or higit pa yung scholarship natin. Gusto natin yung universal healthcare natin, yung steps natin for universal healthcare, gusto natin, masustain natin yun. Kaya ang ginawa natin, yung mga hindi na-utilize na pondo for 2020, sinama po natin sa 2021 budget, imbis na mag-supplemental budget this year. So yung total po ng 2021 budget natin, kahit na mas mababa yung kita ng city, kahit bumaba yung revenue, napanatili natin siya sa 12 billion level. So ito ho, medyo ano yan, siguro pinapakita natin na maganda yung fiscal management natin, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa team natin na nandito. Yung local finance committee, yung budget office na nandyan lang sa tabing kwarto, na yan po, nagawa natin to dahil sa kanila. So ipapakita ko po sa inyo yung breakdown ng sinasabi kong 12 billion pesos. Health services pa rin po ang pinaka-prioridad natin. Dahil nakita natin, ito naman po yung pinangako ko sa inyo bago pa man ako maging mayor, nakikita po natin na ito talaga yung kailangan natin pagtuunan ng pansin. Ang isang pamilya na medyo, kahit sabihin natin, hindi naman mayaman pero may kaya, may trabaho yung, nagtatrabaho yung magulang, ay ganyan. Oras na may magkasakit sa pamilya, talagang sira ang finances natin. Kaya kailangan paigtingin natin ang serbisyo pangkalusugan sa ating lungsod. Kaya kung mapapansin po natin, ito po talaga yung pinakamalaking parte ng 2021 budget. But 2020 yan? Pinakita lang po Ah, natin okay. yung Sa 2021. Diretso na tayo sa 2021. Yan. So, yan ho yung, ito po yung sinasabi ko. Ito ho yung sinasabi ko na beginning balance natin, ano, na yung savings natin mula last year, parang may mga typo na siguro sa next tayo. Okay, again, para hindi bumaba yung annual budget, makontinue lahat ng mga programa ng lungsod ng Pasig. Ito ho, may kita natin, health services pa rin ang top priority natin. Siguro explain ko lang ng konti, ano, don't take it at face value dahil hindi po talaga eksakto yan. Dahil halimbawa po yung health services, hindi pa kasama dyan yung mga ibang emergency response natin for COVID. So halimbawa po yung mga ibang personal protective equipment o PPE, hindi kasama dyan. Nakasama siya dun sa... Hirap nito ah. Yan. Okay, dito siya nakasama. Okay, so hindi na ako tuturo, ang hirap pala nun. So again, yung health services natin, because of COVID, in reality, it's much higher than 25%, baka almost 30%. No? So ito pa rin yung priority natin. Yung general public services naman, kasi ito ho, lahat-lahat na kasama dito, no? Pati maintenance, ganyan-ganyan, eh, lahat kasama dyan. So talagang naturally, mataas po siya. Pero kung titingnan po natin in terms of yung iba't ibang fields natin, kunwari health, education, ang pinakamataas talaga, health. Although mataas naman lahat. Yung education, yung bulk naman ng budget para sa education, galing yan sa DepEd, no? So hindi siya kasama dito. Pero malaki-laki pa rin yung nakalaan sa atin para sa education. Meron din tayong tinatawag na special education fund. So hindi ko na iisa-isahin, nakikita nyo naman po, ano, again, don't take this at face value dahil meron mga nuances yan, no? Halimbawa na lang po yung health services. Sa totoo, mas mataas yan because we're in COVID. Pero yung iba kasi counted as local disaster risk reduction and management fund. So may mga ganun ho, no? Pinapakita ko lang sa inyo para may idea kayo. Pero next slide. Yan, so yan makita natin in a pie chart format. Next slide. Fiscal policies. Oh, yan. So ito po, hindi ko na ipe-present ito pero kasama to nun sa consultation natin with
our CSOs, civil society organizations. Ang CSOs natin, yan yung mga kinatawan ng mamamayan ng Pasig. So ano po iksimin? Pag sinabi natin civil society organizations, kasama po dyan yung mga homeowners association, kasama po dyan yung mga people's organization, kasama po dyan yung mga iba't ibang grupo, samahan, organisasyon na nagre-represent sa taong bayan. At ginawa po natin isang makabuluhan na consultation process bago natin ipasa itong budget. Pero next year, pagagandahin, palalakasin pa natin ang ating mekanismo para sa people's participation. So this year, medyo limitado tayo ng COVID, hirap mag-meeting ng maramihan. Pati yung City Development Council natin, dapat may mga meeting pa yan, ano? Pati yung visioning ng city, may meeting pa yan. Pero nilimitahan lang natin dahil nandyan pa rin ang COVID. Kailangan natin na mag-ingat at exercise ng mga health protocols. Although alam naman natin pagka mga... anyway, so ito yung basic fiscal policy, spending within our means, investing in the right priorities. Ito yung ano natin, no, allocative efficiency natin, delivering measurable results, empowering citizens through fiscal transparency, participation and accountability. Next year, palalakasin pa natin, lalo na yung number 4. But for now, nakikita natin yung first 3 talagang very strict tayo sa fiscal management ng 12 billion pesos a year ng lungsod ng Pasig. The next slide. And of course, yung internal housekeeping natin. O, hindi na para isa-isahin ko yan, ano, baka mainip lang po kayo. Pero alam niyo naman po siguro, by now, siguro nabalitaan niyo naman o nakikita niyo na seryoso tayo sa paglilinis ng pamahalaan. Ano yung itong ginagawa, na, lahat ng ginagawa natin, lahat ng ginagawa ng isang lokal na pamahalaan, pera ng taong bayan ang ginagamit. Kaya pag nakakuha po kayo ng tablet, nakakuha po kayo ng ayuda galing sa lungsod ng Pasig, supplemental supplement yan, food pack, wala naman po masama magpasalamat sa mayor, magpasalamat sa city council, pasalamat sa congressman. Wala naman po masama magpasalamat. Pero sana nakikita po natin na ang mga opisyalis ng pamahalaan, ako po bilang mayor, ako po parang manager nung pera na yon. Hindi ko po pera yon. Okay lang magpasalamat, nakakapagpataba naman ng puso pag may nagpapasalamat, na appreciate yung trabaho ginagawa ko. Pero hindi ko po pera yun. Pera yun ng taong bayan. Kaya kailangan magpasalamat din tayo sa taxpayers, magpasalamat din tayo sa mga kawanin ng pamahalaan. At ako naman bilang mayor, isa sa pinakamahalagang trabaho ko at isa sa pinakamalaking commitment ko sa inyo, maglilinis ako ng lokal na pamahalaan ng Pasig. Yung mga dating nakagawian, yung mga dating practice na hinahayaan noon o pwede gawin noon, hindi tayo papayag ngayon. Hindi ko po kayang ipangako na pagkatapos ng term ko, 100% malinis na yung mga ibang practice dito na nilalabanan natin, yung mga ibang binabangga natin dito. Dekada-dekada nang nakatatag yun. Dekada-dekada na at malalim na yung mga ugat. Kaya talagang laban kong laban. Pero basta't kasama ko kayo, mananatiling malakas ang loob ko. Hindi tayo magpapatakot, hindi tayo magpapatinag. Tuloy-tuloy tayong lalaban. Kung alam nyo lang po, ano, yung mga nakikita ko dito, yung mga, sa mga ibang department natin, yung mga ibang racket, di pa rin talaga tumitigil. Pero siguro, makikita naman nila na seryoso tayo at yung iba natatakot, tumitigil na rin ng kusa. Yung iba, talagang kakasuhan natin. Sa kasalukuyan, meron tayong criminal case laban sa tatlong kawanin ng pamahalaan. Yung mga ginagawa nila, nakita ko, lalo na yung dalawa dun sa tatlo, ano, talagang matagal na yung mga ginagawa nila. Finally, nahuli natin. Kaya ito po, word of warning dun sa mga ayaw pa rin tumigil, yung mga nag-i-extort pa rin bago mag-release ng permit. Alam ko kung sino kayo. Ngayon, sa 100 laban, hindi ko naman kayang ipagsabay-sabay yun. Hindi ko, so isa-isa lang. Pero ahabulin ko kayo isa-isa. Hindi tayo natatakot, tuloy-tuloy tayo. Dahil alam natin, kasangga natin ang taong bayan. So ito, sabihin nyo ng gentle word of warning. Hindi naman ako nagagalit, pero gagawin natin kung ano ang tama. Lastly,
Second to the last pala, ano, may mga nagreklamo ho kasi doon sa mga bus sa city, around the City Hall area, yung sa Caruncho Avenue, yung sa tapat ng Imaculada, medyo marami hong nagreklamo. Ngayon, kausap po natin LTFRB, kausap po natin ang yung consortium, yung sa bus, ano, paalis na rin sila actually, ano, magfi-phase out na sila ng ano, magpapalit po sila ng rota. At pinapayagan na rin naman yung mga jeeps natin at UV. Pero kaya natin pinayagan yung mga bus na yun sa area kahit hindi siya magandang tingnan sa Caruncho Avenue, for humanitarian considerations. Dahil dumating talaga yung punto na 8,000 kada umaga yung sumasakay sa harap ng palengke. Wala talaga silang masakyan. Kaya nawawala yung social distancing, nakukompromiso yung health protocols natin, at nahihirapan ng husto yung mga papuntang trabaho. Again, 8,000 na mananakay tuwing umaga, give or take, ano, depende sa araw, depende sa ano, pero 8,000 na mananakay kada umaga dun pa lang sa tapat ng palengke or mega market ng Pasig. Kaya pinayagan ko muna yung mga bus na kahit wala silang parking dito, dun muna sa Caruncho Avenue, dahil kung hindi po tayo pumayag dun, talagang mas magulo at kawawa yung mga mananakay natin, makukompromiso pati yung mga health protocols natin. Pero ngayon po, na pwede na ulit yung mga UV at mga jeep, unti-unti po, binibigyan na lang natin ng ilang days to wrap up ang ating mga bus na nasa area, ano, nasa paligid natin. Yung mga nakapark sa Caruncho, unti-unti may kita nyo po, mawawala na sila. So, yan po. In-explain ko lang kasi may mga natatanggap kaming complaints. Pero meron po yung pahintulot ng lokal na pamahalaan. Again, pawala na po sila. So, don't worry. Last but not least, health protocols. Paalala lang po, bago po ako magtapos. Maraming salamat sa lahat ng nanood sa Monday morning updates natin. Then, hindi muna tayo nagpa-flag ceremony. Ganto na lang po muna. Actually, minsan mas okay pa nga yung ganto kasi mas na-explain ko po ng mabuti. Ano? Kasi kung flag ceremony, flag ceremony, hindi naman po pwedeng masyadong mahaba. Ano? Hindi ko rin na-explain lahat. Pero ito po, maraming salamat sa mga nanood. Sana na liwanagan po tayo sa mga bagay-bagay. Huwag natin kalimutan, ito last na po, yung mga health protocols natin. Huwag po tayong magsawa, na mag-ingat. Kahit parang sirang plaka po ang mga opisyalis natin na paulit-ulit pinapaalala sa atin ng mga health protocols, huwag po sana tayong magsawa. Ano, nandyan pa rin ang COVID. Bagamat bumababa ang bilang ng kaso ng COVID sa lungsod natin at sa buong rehiyon, huwag tayong mag-relax. Na kung hangga't maaari essential travel pa lang, imbis na kumain sa labas, baka pwede magpa-deliver na lang. Na may time talaga ano naman ano, kailangan mo talagang lumabas. Pero kung pwede, wag muna. Ingat-ingat lang po muna, magsuot ng mask. Pag indoors, ito magsuot ng face shield. Pagkatapos kong magsalita dito ngayon, magsusuot na rin ako ng face shield. At ingat po, ano, pati yung mga empleyado natin sa City Hall, magsisimula tayo, mamaninikit na tayo ulit. So yung mga walang face shield, siguro tanggalin natin pagkakain tayo, pagkatapos soli na natin. Okay, so thank you sa lahat ng mga Pasigueño na nakikiisa, nagko-cooperate sa ating lokal na pamahalaan. Hindi naman po ito para sa akin, ano, para sa isang tao lang, kundi para sa ating lahat. Maraming salamat po. Good morning and have a great week. Okay. Bye-bye po. God bless.